Facilitated SIM registration, umiikot sa mga bayan sa Region 1 para mapadali ang pagpaparehistro ng SIM users. Narito ang report. Aminadong nangamba si Crisanta mula Luwag City, Ilocos Norte na ma-deactivate ang kanyang SIM card dahil hanggang ngayon ay hindi pa rehistrado. Hindi raw kasi siya marunong mag-register at abala rin sa trabaho. Pero mabuti na lang at pinalawig pa na hanggang 90 days ang SIM card registration na sanay ngayong araw ang deadline. Anak lang, dakit masangsango, ma'am. Dakit makaayatak, ma'am. Da, may-extend, ma'am. Ang dekipad ng cellphone naman ang problema ni Nanay Marcelina, 60 anyos. Dakit ngarot mo, ma'am. Kipad dito yung bagay. Amang na kayo may pagpagamit. Kalain ko ngayon, baga nakita po, hindi dahil masangot tapos matagbasa, ma'am. Naimbag lang yung tada extension nga intend na, ma'am. Sa huling datos ng National Telecommunications Commission o NTC, as of April 24, higit 87 million na ang nairehistrong SIM. Katumbas yan ng 52.04% mula sa higit 168 million SIM users. Kung kailan pa palapit ang deadline, 1 million hanggang 1.5 million umano ang dumagdag sa mga rehistradong SIM cards kada araw sa bansa, mula sa dating 100,000 to 200,000 lamang kada araw. Ngayon na lamang din ang huling araw ng facilitated SIM registration sa bansa. Sa Region 1 na sa Lidlida, Ilocos Sur, ito ang ika-apat na pong bayan na target ng NTC. Wala pa umunong official na memorandum o instruction na ibinababa kaugnay sa ibinigay na extension. Paliwanag ng NTC, layo ng SIM registration na magkaroon ng database kung sino ang nagmamay-ari ng numero o SIM. Wala naman pong violation of privacy kasi unang-una, hindi naman tayo after sa consent, mga text messages, hindi naman natin natitrip kung nasaan itong owner ng SIM na ito. At hindi rin natin agad-agad magsisini yung database ng telco dahil lahat po sa daan na magsisura. Umaasa ang NTC na abot sa 80 hanggang 90% ang may re-registrong SIM cards pagkatapos ng 90-day extension ng DICT. Kasama si Reynold Velasco, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon.